Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga sumasalubong ng bagong taon? Nagre-ready po ba kayo para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa darating na 2023? Alam niyo po ba kung ano po ang mga masuswerte na dapat ay meron po kayo mga bossing at magawa niyo bago sumapit ang 2023 para sa pagsalubong sa 2023, hindi kayo taranta, hindi kayo kumbaga nagpapanik kasi kapag naabutan kayo ng pagpapanik, taranta, pagod, isang taon na naman kayong ganun, walang pagbabago sa inyong buhay. Kaya habang malayo pa lamang po mga bossing ko, tayo po ay maglinis na, maglagay na, magsabit na, gawin na po natin ito at ilista na po natin para wala tayong nalilimutan para sa pagsalubong natin ng 2023, relax na po tayo mga bossing para isang taon tayong kalmado, tayo po ay kumbaga smooth ang dali ng swerte, hindi kayo nagpapanik. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po naniniwala at nais nyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, tayo na sumalubong ng taon ng 2023. Mainam na naka-ready na po tayo, kaya ngayon pa lamang kung kayo po ay isa sa mga naniniwala sa mga ganyan, kasi ako ganun din po mga bossing, nagsasabit na po ako ng mga pangdekorasyon at naglilinis ng mga bossing, bumibili ng mga halaman na napakasuswerte mga bossing. Ngayon po, bukod po dyan mga bossing ko, ay mainam ang mga pagsalubong po natin, nakapag-general cleaning na po kayo. Simulan nyo po ito sa may harapan ng inyong pong tahanan, sa may gate po ninyo, papasok ng inyong pong tahanan. At maging sa kwarto po ninyo at CR, kailangan lagi pong malinis mga bossing ko. Kung ito po hindi nyo pa nabubuhusan ng kahit tigisang kutsarita mga bossing ko ng suka sa inyo po mga strainer, buhusan nyo na po ito mga bossing at maglagay ka na po ng asin po dyan para nasisimot na lahat ang mga kamalasan para sa pagsalubong po natin, hindi na ganun katitindi ang mga pagsubok natin pagdadaanan at ang mga problema ay pagdadaanan lang at hindi natin to tatambayan. Ngayon po mga bossing, bukod po dyan mga bossing ko, mainam po mga, agay na nabanggit ko nga po sa inyo na kailangan napakalinis na ating pintuan ng main door. Magsabit po tayo ng kulay pula mga bossing ko na ribbon. At mainam din po maghanda tayo ng ampaw. Ang ampaw kailangan pa diamond siyang ganyan. 8 yung ganon. Tapos pang-9, ikaw yung nasa gitna na may mga wishes, maglagay rin po kayo ng barya mga bossing. Kasi mas mabilis po ang pasok ng swerte at mas mabilis po ang talab ng swerte. Kapag meron pong barya, bukod po sa mga wishes po, lahat ng wishes po ninyo nandun sa gitna mga bossing sa ampaw. Yung po lagi ko binibidyo sa inyo po mga bossing, maghanda ka na ng maraming ampaw. Lahat ng pintuan po ninyo, lalagyan nyo po mga bossing ko ng ampaw. At sa mismong gitna, lagyan nyo ito ng pera. Ako po mga bossing, dati nagsimula ako sa 20 pesos, yung nilagay ko po. Tapos yung sumunod, tigwa 1,000 pesos na mga bossing. Ang bilis po ng talab ng swerte mga bossing. Le-level up ka po dyan. Lahat ang pintuan namin mga bossing ko, yung mismo nasa gitna may wishes. Kaya magtyaga ka na magsulat ng mga wishes. Kung ikay magiging abala sa December mga bossing, ngayon pa lamang po mga bossing, magsulat ka na. I-ready nyo na ang mga paampaw para dikit ka na lang ng dikit mga bossing ko. Tapos, ganun din po mga bossing ko yung inyong hapagkainan. I-ready nyo na yung salamin na itatapat nyo sa inyong pong hapagkainan mga bossing. Pero kailangan tignan nyo yung salamin kung saan ito nakatapat. Baka po nakatapat nga sa hapagkainan pero sa kanluran naman po nakatapat. Negative po yan. Dapat, kasi ito po yung mga bossing ko yung aming kanluran, ang katapat niya syempre silangan. Dapat nandito yung salamin at mismong salamin niya ay nakatapat sa may silangan. Kasi baka po may nakaharap nga po mga bossing ko sa inyo pong hapagkainan kasi nadodoble po yung nasasalamin na nadodoble yung pagkain mga bossing. Baka naman po ito yung nakaharap sa kanluran, kaya wa-effect din po yan. Negative din po yan, marami ka mga pagsubok na pagdadaanan. Kaya mas may na mga bossing ko, ito po yung salamin, nandito siya nakapako, nakatapat sa inyong hapagkainan, at sa may silangan ito nakaharap. Kasi dito sa kanluran, lubugan po yan ang sinag ng araw. Ang sunod yan, tag-delay mga bossing. Negative po yan, pangit po yan, hindi po yan swerte, malas po yan. Dito po tayo sa may silangan, sa silangan, palaki ang sinag ng araw, pataas po siya mga bossing ko, at ang sunod ay liwan. Swerte po ang dulot po niyan. Ngayon po mga bossing, kailangan po
meron kayong mga ganyan na pang-attract ng swerte at pantabay ng kamalasan. Ganon din po sa kaluwat kanan ng inyong main door, kailangan may halaman po dyan, mga bossing. Tapos ang loob ng inyong puntahanan, huwag niyong hahayaan na madilim. Dapat po, mga bossing, yung mga sumisimbolo ng kadiliman, halimbawa yung mga halaman nyo na nagpapadilim ng mga bintana, hindi nakakapasok ang sinag ng araw, ipagtitrim nyo na po yan, mga bossing. Pagpuputuloy nyo po yan, mga bossing ko. Dahil kapag yung, halimbawa, ito yung bintana ninyo, may malaking puno po dyan. Madilim po dyan, di ba? Hindi nakakapasok ang sinag ng araw kasi nakakalungan na po kayo ng puno. Itrim nyo po yan, mga bossing, para makapasok ang liwanag ng sinag ng araw. Dapat po, nakakapasok po, mga bossing ko, ang liwanag ng sinag ng araw sa loob ng ating tahanan. Huwag nyong hahayaan na magdidilim po yan, mga bossing. Ganun din po ang pagpapalit ng mga kurtina na maliliwanag kagaya ng mga dilaw or gold or malinipis na kurtina para makapasok ang liwanag ng sinag ng araw. Sa 2023, huwag nyo pong hahayaan, mga bossing ko, na magdidilim po yung loob ng inyong puntahanan dahil ang mga kurtina nyo po na madidilim at makakapal. Maghanap po kayo, mga bossing ko, ng mga kurtina na maliwanag at hindi po magpapadilim ng loob ng inyong tahanan kasi may ibig sabihin din po yan, mga bossing. Negative po kapag madilim po ang loob ng inyong puntahanan. Huwag kayo po manghinayang na magbukas ng ilaw kung madilim po talaga at walang pumapasok na liwanag po sa inyo. Lagi ka magbubukas ng ilaw dahil yan po, pag madilim ang loob, alam nyo naman po, gusto yan ang mga negatibong enerhiya na yun ang maaaring maging dahilan kung bakit marami kang pagsubok na pagdadaanan. Ganun din po, mga bossing ko, maglagay ka ng isang bowl na asin sa inyo pong, pwede sa may hapagkainan, pwede rin naman po sa center table or sa tapat ng mismong pintuan po ninyo. Maglaan ka ng maraming barya, kaya ngayon pa lamang mag-ipon na po kayo ng barya, mga bossing. Ako po, marami na akong barya. Yan, kailangan marami tayong barya kasi yung pagsasabog, mga bossing, tunay naman na magiging prone ka, magiging inggitin ka ng mga tao kapag nagsasabog ka ng barya. Kaya alam po, eto po, mga bossing ko, ibig sabihin, nagpasabog ka ng barya, ikaw ang kainggitan. Ibig sabihin, mas higit ka sa kanila, kaya ka kinainggitan. Mas swerte naman po ang dulot po ng nagsasabog ng barya at ang kalansing ng barya ay nagtatawag po, mga bossing ko, ng swerte. Kaya kung kayo po naniniwala at naisyo po na magkaroon po ng swerte at kayo po ay may taboy ang kamalasan sa darating na 2023, subukan nyo po yan. Tapos ilista nyo rin po, mga bossing ko, yung mga prutas para hindi ka nagpapanik sa taon ng pagsalubong ng 2023. Ganun din po, mga bossing ko, ang mga makukulay na damit. Sa pagsalubong, mga bossing ko, magsuot po kayo ng kulay pula. Para, di ba, pag birthday, swerte, pag nakapula ka. Ganun din po sa pagsalubong, mga bossing ko, ng bagong taon. Pula po sa pagsalubong. Ganun po ginagawa din po namin at swerte naman po ang dulot po niya. Sa pagsalubong, mga bossing ko, ay kulay pula. Pag magpapalitan ng damit, pinawisan po tayo. Ang susutin na natin, mga bossing ko, sa pagsalubong na yan, mga bossing, pero sa pagsalubong, sa pagtungtong ng 12, nakapula ka. Tapos, dapat po yan, mga bossing, pag nagpalit na kayo, kung ano yung lucky color ng taon, ng 2023, Year of the Rabbit, yan po, mga bossing ko, yung gold or yellow, tapos blue, violet, gray, pink, mga bossing. Yan po yung mga swerte sa 2023. Alin po dyan kung ano po ang gusto nyo. Pero mas marirecommend ako yung kulay gold or kulay yellow sa pagpapalit ng damit, mga bossing. At tapos, ilista nyo po, mga bossing ko, yung bilo-bilo, mga bossing. Importante na meron tayong bilo-bilo. Yung bilo-bilo, mga bossing ko, kailangan nakalutang po ito pag tungtong ng 12, mga bossing, nakalutang. Huwag nyo hayaan, wa-effect yung pagluluto nyo ng bilo-bilo kung ito ay nakalubog, yung ito ay kakaluto nyo pa lang. Kaya kailangan, bago sumapit ang 12 po, mga bossing ko, nakapagluto ka na ng bilo-bilo at kailangan ito ay nakalutang. Kasi swerte po yan, mga bossing, para lumutang, maging magaan. Yung daloy ng swerte po sa inyo po, mga bossing, at lagi po kayong masagana ang pamumuhay sa taon ng 2023. Yan pa lang po, mga bossing ko, yung mga ilan na dapat po ay magawa po natin, mailista na po natin at para hindi tayo hagardo sa pagsalubong, mga bossing ko, ng 2023. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip itong gawin, mga bossing, asya, mga bossing, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, proven po ito na napakaswerte at good luck po sa inyo po lahat. Laban, mga bossing, salamat po.